Huwag ka sa mundo! Kasalanan yan! Huwag mong gawin yan! Magpatuloy ka sa Panginoon. Ba't wala ka nung Sunday? Minsan nagagalit sila. Kasi masaya sila doon eh. Pero ang hindi nila alam, mga kapatid, unti-unti siyang sinisira. Akala nyo lang, mga kapatid, ngayong nasa mundo kayo, nag-i-enjoy kayo, pero hindi nyo alam, unti-unti kayong sinisira ng mundong ito. Whether you like it or not, isa lang ang katotohanan, and that is the Word of God. Anything na hindi po under the influence of the Word of God, kasinungalingan yan. Kung nung tao ay mapahamak, pupunta sa impyerno. Liban sa Diyos, sino ang magliligtas sa inyo sa impyerno? Sino ang nakaisip na tubusin kayo sa kasalanan ninyo? Sino? Wala. Wala po. Diyos lang. Tandaan nyo po, under the sun, ang merong concern lang sa buhay ng tao, Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sinasagip ka ng Diyos. Tulungan mong sarili mo. Hindi siya kikilos kung hindi mo siya papayagang gumawa sa buhay mo. Ikaw, ituro mo sarili mo ako. Sabi mo, kailangan ko ng revival. Huwag nyo sabihin, kailangan niya ng revival. Panginoon, kailangan ko. Ako! Alam mo sa sarili mo kung saan ka adipin. God is aware, pero you need God's reconciliation. Inakikinggan. Are you listening? Salamat po yung pangako ni Jesus Christ. Every time babanggitin natin sa Ama ang pangalan Kristo, we are reconciled to God. Mga patid ko sa Panginoon, tandaan nyo ito. Walang revival kung hindi ka magsisip at kung hindi mo i-recognize ang Diyos sa buhay mo.